So nun guys, another topic na naman ng i-share ko sa inyo. Biblical and educational. Paano tayo mag-decide, mamimili kung ano rin ang tama sa buhay, tama sa pagiging magkakaroon ng relasyon, pagiging magkaroon ng boyfriend, magkaroon ng girlfriend o kaibigan. So, ito yung discussion natin ngayon guys. If you're ever struggling for clarity during spout with your friend, or want to know the true meaning of love in a marriage, the Word of God is here to guide you. The Lord places love and loving relationships in the highest regard, and we see that in His relationship with His Son, Jesus. To never forget that your relationship with God is the most important, and He'll reward you with a life partner that share the same values. Yung sinasabi dito is regarding towards the relationship when you choose a boyfriend or a girlfriend to be your husband and wife. So this is guys, kasi huwag mo padalos-dalos kung ano ang mga decision mo regarding relationship. Hindi makukuha yun sa maganda at handsome na lalaki o magandang lalaki, magandang babae, kundi nasa makukuha mo yan sa revelation ng Diyos. So guys, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, para sa iyo to. Kung nagkakaroon ka ng crucial na time para sa mag-desisyon, pakinggan mo ito. Sabi pa dito, an excellent wife who can find, she is far more precious than jewel. The heart of his husband trusts in her, and he will have no lack of gain. Proverbs 31:10-11. So, anong ibig sabihin dito? Having a loving spouse is the best gift of all that comes from God. And if they trust in each other with all of their heart, they will have a happy, satisfying life. Ayan ang sabi diyan. Pag kakaroon ka ng a loving spouse, anong meaning ng spouse? Either husband or wife. Pagkakaroon ka ng loving spouse is the best gift of all that comes from God. And if they trust in each other with all of their heart, they will have a happy, satisfying life. So, paano yung magkakaroon? So, bago ka mag-asawa o bago ka magkaroon ng relasyon sa isang lalaki o isang babae at magiging mapapangasawa mo, isipin mo muna at magdasal ka muna. At ang Diyos ay makikinig sa iyo, lalo na kung anak ka ng Diyos. So, hindi ko mo yung lalaki ay pareha kayo ng pananampalataya, ay yun na. Kailangan mo nang magkakaroon ka ng revelation ng Diyos. Una, may mga confirmation yan sa mga kaibigan mo, kung kayo ba talaga. Dalawa, sa dalaga ito ha,
or at sa kabinata. Dalawa, mag-reveal ang Diyos para sa iyo. Kung siya na ba talaga. At kanyang katatlo, walang emosyon. Sa mundo, pag makita mo siya, may emosyon. Hindi ka makatulog, pero sa pamimili ng partner in life o boyfriend mo na, hindi mo na emosyon. Isipin mo kung magtugma ba ang attitude ninyong dalawa? Magkapareha ba kayo ng gusto? O kung mayroon kayong disgusto, pareha ba, magbibigayan ba kayo? Pwede ba siya makinig sa iyo? At ikaw, pwede ka ba makinig sa kanya? Sa explanation niya? Kung kasala siya, maaari mo bang patawarin? Forgiveness. So sabi dito, yung sinasabi ko na walang emotion, baka magtaka, pwede ba yan? Walang emotion? Di ba dapat may emotion? Sa labas ng Kristyanismo, sa kaloob ng Diyos, dahil di ba sinasabi natin na, Lord, ikaw lang Lord, ikaw nang bahala Lord. So, ibig sabihin, kung mamimili ka, hindi ka na mamimili, kundi ang Diyos na ang mamimili para sa iyo. So, kung ano ang ibigay sa iyo ng Diyos, yun na. Ibig sabihin yan, pag kita mo na may lalaki na naligaw sa iyo at gusto kang maging girlfriend, o ikaw na gusto mong maging girlfriend ang babae niya, tingnan mo muna siya. Tingnan mo at itanong mo muna kayo sa Diyos. Lord, ito na ba siya? Ito na ba siya? Una, sa lalaki, isipin mo. Bago ako magsalita ng ganyan, ito yun, itong Ephesians 5.15, sabi pa dito, be very careful in how you live, not as unwise, just as wise. So, careful ka, kasi ngayon, deceiving ng lahat, deceiving. Magsabsaya ka lang, basi mailad ka. Una, sinasabi ko na wala mo ng emosyon kasi pag ang Diyos na ang pipili sa iyo, siya napipili, so wala ng emosyon, wala ka na, sit-assert ka na. At darating lang yan sa iyo, Pag ang emosyon kasi pagdating ng panahon na ibibigay na niya na ng Diyos, doon pa makikita ang emosyon kasi to, knowing each other na tayo. So, kilala mo na siya na ganito siya. So, pero makita mo yun, ay, pangit, ay, wapo, pag-wapo. Oh. Pero, hindi mo alam niya, yung taong yun, wala pala yung Diyos. So, kung sasagutin mo yun, at maging husband mo yun, nakipaghalikan ka sa halimaw. Alam mo ba kung bakit halimaw? Kasi ang tao na walang espiritu ng Diyos, halimaw yan. Sana isa pa sabihin ko sa iyo, anong ibig kong sabihin. Ang tao kasi para yung Godhead. Parang sa Diyos din. Father, God, Son, God, Holy Spirit. Mag-isa lang sila. So, pariha lang sila. Tatlo, mag-isa. Tao din, ganun din. Dapat. Ang tao kasi nagkasala na yan noon kay Adam at Eva. Hindi niya kinain yung the tree of life. Kinain niya yung the tree of good and evil.
So, kinain niya yung good evil, so namatay siya. Kasi sabi ng Diyos, pag kinain mo yan, mamatay ka. Mamamatay ka. Kayong dalawa. So, nangyari yun. So, hindi nga nakain yung tree of life. Ang ibig sabihin ng tree of life na sinabi doon sa Old Testament, yan yung buhay na walang hanggan na ibibigay sa iyo ng Diyos. Yan yung Espiritu ng Diyos. Yan yung sinasabi doon na pag nanggap mo si Jesus, magiging anak ka. Tinanggap mo si Jesus Christ, magiging anak ka niya. Kasi bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sa Romans 6:23, ibig sabihin doon, For the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life. Ang yung gift na sinasabi ng Diyos doon, yung ang Espiritu ng Diyos ibibigay sa iyo, ikaw magiging templo. Kaya, ang tao magiging spiritual man na ang tao. Ang ibig sabihin ng spiritual man, spiritu ka with a body. Ganito yun. Body, soul, and spirit. Kumpleto ka na. Kung Kristiyano ka na. Body, soul, and spirit. Kasi tinanggap mo si Jesus, binigyan ka niya ng espiritu. At binigyan, nagsabi doon, pag tinanggap mo siya, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Sa Romans 6:23, For the gift of God is eternal life. So yung eternal life, yung Holy Spirit, yun ang yung Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyo. Yun ang sinasabi ko. Pag nag-decide ka, tingnan mo muna ang taong gusto mong makasama, makapagbuhay, meron ba siyang sin natural, may body siya. Siyempre, may kaluluwa siya. Pero ang question dyan kung meron ba siyang Diyos, meron ba siyang Espiritu ng Diyos. Yun. Pag nakita mo ikaw, kumpleto ka na. Nakita mo yun, parang si Piolo Pascual. Pero wala palang Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi ko sa'yo, halimaw yan. Halimaw yan. Beast. Kung nakita mo yung anong forma ng beast, nakita mo yung predator na ni Arnold Schwarzenegger na nakamaskara, pagkuha, parang tanga. Ayun, nakipaghalikan ka doon. Nakipaghalikan ka doon. Kaya, pagdating sa 1 year, 2 years, 3 years, wala na. Kasi wala na. Nawala na yung emotion. Nawala na yung emotion. At hindi siya ang pinili ng Diyos para sa iyo. Ikaw ang pumili. Sasabihin mo, Lord, ikaw na Lord. Ikaw na Lord. Lord. Siya na lang Lord, siya na lang Lord, siya na lang Lord. So, ikaw ang pumili. So, ang nangyari, nakipaghalikan ka sa halimaw. Pero, sabi pa dito sa Ephesians 5:15, Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Be wise ka. Sipin mo muna bago ka mag-decide. Lalo na ito, babae. Mabuhay kaya kami nito, kanito. Tingnan mo yung status ng lalaki. Maganda nga siya, pero wala naman trabaho. Walang trabaho, standby. Kung mayroon trabaho, wala nga yun. Laging umiinom. Laging karilyo. Parang yung buhay niya, hinuhukay niya sa libingan dahil may bisyo. At saka sa, meron pa dito, sa 2 Corinthians 6:14, lahanin mo ha, guys, do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have the darkness? O yun ang sinasabi ko. Bad company corrupts good character.
ikaw meron kang Diyos. Ang kakasamahin mo, magiging asawa mo ay walang Diyos. Mabait man siya. Oo nga, mabait. Nature kasi sa tao, mabait. Pero pagdating sa loob, walang Diyos. Hindi niya tinatanggap ang DNA. Hindi niya tinatanggap ang Tree of Life. Hindi niya kinakain ang Tree of Life. O hindi niya pinapasok si Jesus sa puso. Puso niya. So maganda nga siya. Pagdating ng panahon, wala na. Wala na kayo. So yun, sabi pa dito, be wise, not unwise. Be wise. So gamitin ng utak mo bago ang puso. Ha? Lalo na ikaw babae. Lalo na ikaw Kristiyanong anak ng Diyos na babae. Careful ka. Kasi yung mga lalaki na walang Diyos, yung body mo lang ang hangad niyan. Careful ka mag-decide. Ha? At be not unequally to the unbeliever. Kung pumili ka, kailang parehas kayo ng pananampalataya. Nag-worship sa Panginoon, nag-pray, o nagsisimba. Sabi dito, be not unequally yun, kasi ikaw nagsimba siya, wala. Nandoon sa sabungan, sa inuman. So, hindi yun, ha? So, ang decision mo ngayon, ang Diyos na magpipili sa'yo. Pag sinabi niyang siya na, alam mo ba, kung ikaw at lalaki at babae na Kristiyano, ang future wife mo or husband ay i-rebellion sa iyo. Pag sa Bible yan, basa ka ng Bible, may confirmation dyan, nakita mo, may mga words of God dyan na nagsasalita ang Panginoon sa iyo. Na yan na. At saka may mga prince kayo na mag-confirm na yan na talaga. Pag yun na, pag magbigay ng time ang Diyos na magkausap kayo, pag sabi niya na kayo na, ang pumili sa inyong dalawa ay hindi ikaw at hindi siya kundi ang Diyos para maging isa kayo. So yun ang guys. So you remember these teachings. This is biblical teaching guys.